way they can join union. Bakit kaya class? At actually applicable din to sa ano, applicable din sa guard. Yun nga lang sa mga private security agency, hindi sila allowed mag-join ng union simply because hindi naman yung kliyente ang employer nila. Halimbawa class SM Mall. Tapos ang company ni SM Mall na kinuha, XY Security Agency, no? Tapos may guard yan, nilagay niya sa SM. Ang employer ni guard, si XY Agency, hindi si SM. So talagang hindi siya makaka-join ng union ng SM. Alright? So ang mga regular employee dyan, mga company security guard, no? So hindi rin sila pwedeng mag-join. Bakit kaya? Simple lang ang reason, no? Imagine ninyo, class, ano ba yung last resort ng isang union para maihayag ang kanilang inahinaing? Alright? O kaya halimbawa, gusto nilang tumaas ang sahod. Nakita naman nila kaya ng company pero ayaw ng company. Ang last resort is kung tawagin ay strike. Welga. Na-imagine nyo, class, guard, may baril, nagwe-welga. Okay, katakot yan, no? Okay, yun yung isa sa basic reason, no? Okay, kaya hindi sila pwedeng mag-join ng union. So, dapat, yeah, in a way, laging yung client, yung kanilang ano, pagsisilbihan. O, yun yung point yan, no? So, 90, SG Lanaticas is tasked with escort operation of vast amount of money. To be able to carry her firearm outside the area of operation, his immediate security agency must issue. Okay. Ah, ito pala. Not necessarily the owner of agency. Na okay na pala yung ano, security agency. Security supervisor. Okay na pala yan. So, depende kung sino yung naatasan. Okay na yan. Not necessarily the CEO. Okay, so anong tawag dito? Duty, detail, order. DDO. Military, anong tawag dito, class? Yung may operation sa isang lugar. Okay, anong tawag dito? Equivalent to ng, eto, letter order ba tawag? Letter order, hindi na ba mission order? Or pareho lang, no? O basta, counterpart. Okay, duty, detail, order. Okay? Parang ganun din yung mga ano, no? Ganun din yung mga deputized na local traffic enforcer, may DDO from the LTO. Okay. Sa PNP, yun bang tawag, letter orders? Okay. Thank you very much for additional knowledge. Okay. So MO sa baril. Okay, sige, ayos yan na. Operation order, dami-dami na. Okay? Parang part na yan ng bagong syllabus, ha. Nasa law enforcement tsaka patrol na kayo, eh. Okay, pero syempre ito yung ipasan nyo, ha. Okay? So, sige. Number 91. Wait nga lang. So for every security guard, the basic load is, pamigay na itong mga tuklas, ha. For every guard, very good, 25, okay. Sige, subukan nyo to. Is it CSF or PSA? CSF or PSA? Tingnan nyo maigi. Tingnan nyo, company. Huwag kayong padadali sa private. Ayan, company or corporation. Then it follows that must be company security force or company guards. Okay, basta kung tinutukoy is private security agency, talagang i-emphasize yan ng examiner. PSA. Okay. Tapos, ayan, good. Own, di ba? Own. Okay, own. So, ibig sabihin, hindi mag-avail sa private security. Okay, next. Taposin na natin to, ha. High-powered firearm, pamigay na ulit lang 10%.
Okay, so 91 is 25 rounds per guard. Pag per firearm, 50 rounds. Okay. Ayan. So, balik. Ayan, 94. Ayan, exempted from pre-licensing. Tandaan nyo lang. Ito. 1, 2, 3, 4, 5. So, tingnan natin. Sa mga naka-59 ba, in-avail nyo ba to? Kasi actually, hindi naman, although siguro meron ng bagong rules, no? License ata, criminologist ang exempted. Okay? So, holder of Bachelor of Laws, criminology, graduate ng CI course ng NBI, veteran ng military, tsaka honorably discharged. Ibig sabihin, hindi natanggal, hindi suspended. Ayan, honorably. Halimbawa, nag-resign. Ayan, yung mga honorably discharged. O, lahat yan, ha? So, when you say exempted sa pre-licensing training, ipakita mo lang yung ano, diploma mo, license mo, exempted ka na dun sa pre-licensing training. Right? So, 95, strictly speaking, sino si Blue Guard? Sila si Private Security. Alright? 96. Sige nga, kung natandaan to class. Specification of a safe. Okay. Safe ha. Tama ba to? 1-inch thick. Ang door ay 1.5 steel. Wall, ceiling, floors 12 inches. Tama ba? So, pang ano to, no? Pang file room. Okay? So, ano kaya ang best? Sige, subukan nyo. Again na, oh, specification ng safe yung smallest, yung pang kwarto lang, pang hotel lang, no? O, tama to. At least 50 pound. Kung less than 50 pound, anchored sa wall. O, tama yan. So, lahat sila may A. O, tanggalin mo na to. Diba? Next. Constructed 1-inch thick steel. Tama. For elevated 4-inch sa wall. I think this is for a vault. Tama ba? Vault? Diba? Okay. Next, 1.5 thick steel sa kanyang door. The answer is yes. Eto, nung 12 inches. Masyado na makapal yung 12 inches class. Ano na yung 12 inches? Isang foot? 1 foot? Pang file room yan. So, ano lang yung na-check natin? ABD. Okay, ABD. Okay, so there you go. Ah, may sumagot ng tama. Dami kong paligoy-ligoy, no? Okay. Kala ko, ano, nahimik. O, 96. 97 po, security cabinet are considered as final line of defense in any establishment. Vault is, ano yung definition ng vault? Ay. Sige nga kung nakuha. A. Yun. Ay, bakit bigas security? No. Okay. But ito yung naguhitan ko. The answer is, ito ha, bolt is, tinatanong ano yung bolt, no? Very good. Tama ang sagot ay A. Ito A. Okay. A. So, use for small item, safe. Biggest security cabinet, file room, di ba? File room. Least secured cabinet, safe. Okay nyo class, so, ito yung best answer ha, alpha. Heavily constructed fire and resistance, usually part of the building, bolt. Okay, bolt. Okay, madalas part ng building yun ha. Okay, next. Okay, again ha, the best answer, alpha. Okay. 98. Sige, ano ulit to? Outside the installation. Na-discuss na natin to ha. O, last two number na tayo. Very good. Central station. And the last one. Last two pala. Ito. Carries the message. Carries the message. Alarm. Tatlo yung alarm. Tatlo yung part ng alarm, di ba? So, saan dumadaan yung message? Kung tawagin ay circuit. O, yung wirings to class. Okay, circuit.
Okay? Circuit. Halimbawa, tingnan nyo to. So, halimbawa, ito yung parang strobe light na pag nag-alarm, umiilaw ng pula, tumutunog pa yan, class, no? Ang tawag dito, ito yung enantiator. Yung produce audible signal and light signal kapag na-activate ang alarm. Pero bago na-activate yan, merong wirings dyan. Alright? Tapos merong nasagi ang intruder kaya tumunog ang alarm. Yung message na nasagi ito, dumaan dito. Tama? O, pwedeng foil yan, pwedeng laser, pwedeng audio detection. Ayan. Ang tawag dito, array yung sensor or trigger. Okay? Okay, so again ha, circuit. Ito yung circuit, yung wirings na nakakonekta sa initiator and sensor. Okay, again, yung initiator, yun yung tumutunog or umiilaw pag nag-alarm. Okay, so yung sensor or initiator, yun yung nadidisturb or nagagalaw, kaya tumutunog yung initiator. Right? So last one, security consultant, except, sige, paulit-ulit, no? Alin dito? Yan, hindi kasama yung business ad. Okay, hindi kasama yung business ad. Okay, so na-emphasize natin to kanina, no? Okay, so sige. Nakadalawang subject lang pala tayo, no? So bukas, may siguro tatagal ulit tayo sa Pol.org, PPRM, madali na lang. Comparative, I think karamihan sa inyo, naging estudyante ko sa, ano, no? Wala akong ano, binago sa comparative. Yun pa rin yung, ano, i-emphasize ko, yun yung prepared ko. So, parang uulitin lang natin, no? So, as a form of repetition. Tapos, planning, eto, madala.